Good day mga boss. Yan, karugtong ito ng vlog natin kanina kung napanood nyo mga boss. Diyan sa mga puno na nakikita nyo ay galing tayo sa loob niyan mga boss, rubber trees. At ito nga ang nilabasan natin mga boss ay nakita ko yung napakalawak na lupain na plantation ng mga gulay mga boss. Dito nga ay nag-start na sila magtanim. At diyan nakikita yung machine na yan boss ay nagtanim sila ng kamuting kahoy mga boss. Dito nga yan sa napakalawak na lupain na to mga boss. At katatapos lang ng harvest mga boss kaya ito nag-umpisa na naman silang magtanim. Siguro mga after 1 month or how many weeks nga mga boss, balikan natin to at makikita natin kung ano ba talaga ang tinanim nila dito. Sa ngayon mga boss ay nakita kong tinanim nila ay kamuting kahoy. At ito nga mga boss, ginamitan nila lang masino at naka-flat na tong mga at naka-grind na tong mga lupain na to dito mga boss at ready ng taniman. Talagang naka-flat-flat na siya at tanim na lang yung kulang. So ito nga ay napakalawak na lugar mga boss. Mayroon na akong 30 minutes na bibiyahe ay hindi pa ako nakarating doon sa dulo mga boss. So nakikita nyo, hindi ko patanaw yung dulo mga boss at napakalawak pa niya doon. Yan mga boss, no? Kita nyo at palubog na nga yung araw is magsi 6 PM na ako dumating dito mga boss. At dito sa left side ko mga boss ay andyan yung mga factory na naglalakihan mga boss. Yan yung nagpa-process ng mga gulay dito mga boss. At nandyan dinadala or dyan yung mga harvest na gulay dinadala mga boss. Dito nga yung plantation ng siguro supply ng isa sa mga gulayan dito sa province ng Vietnam mga boss. Kung isipin mo kung gaano kalawak ito. At dito nga sa right side ko mga boss is i-plantation naman siya ng mga rubber trees mga boss. At nakita nyo sa unang video ko ay pinasok ko nga ang loob na yan mga boss na napakalawak at napakalinis sa loob ng lugar na yan mga boss. At isa nga yan sa mga business dito sa Vietnam government mga boss. At ito nga ay kaya nga naman di tayo magtataka mga boss na napakamura ng mga bilihing gulay dito sa Vietnam mga boss. Dahil nga dyan sa nakikita nyo na napakalawak pa ng mga lugar dito mga boss, no, na wala pa or mga bakante pa, di pa mga wala pang mga building na nakatayo. At ito naglalakihang mga taniman ng mga prutas, gulay ang makikita natin dito mga boss. Sa sunod naman mga boss, ipapakita ko sa inyo ay nasa unahan din lang yan ang plantation ng mga palayan dito mga boss, na isa sa mga kilala na inaangkatan natin sa Pilipinas ng mga bigas mga boss ay dito din yan nanggagaling sa Vietnam na napakalawak din mga boss. Dito sa lugar na to ng mga boss napakahangin dahil kita nyo naman walang mga sasakyan at puro puno ang nakapaligid mga boss na napakabakante at napakahangin ng simoy ng hangin, napakapresh dito sa lugar na to mga boss. Kita nyo man kung gaano na kalayo ang tinakbo ko mga boss. Hindi pa ako dumating sa dulo at di ko na nga tinuloy-tuloyan doon sa dulo dahil lumayo na ako ng lumayo mga boss. Eh syempre baka maligaw na ako pabalik. Eh dyan nga sa time na yan mga boss, kwento ko na lang at di ko na may papakita dito. Pagbalik ko mga boss ay naligaw na ako dahil pinasok ko nga yung bago ko makarating dito sa gitna mga boss ay pinasok ko yung rubber trees na yan. At na di ko na alam yung pabalik mga boss, naligaw na ako. Hindi ko lang nakuhaan ng video mga boss dahil nasa 6:30 PM na ako nakabalik. Talagang mayroon pa nga na dumating na ako doon sa sementeryo mga boss. Kinabahan talaga ako doon kasi walang katao-tao sa lugar na to. Kita nyo naman mga boss yung mga sako na yan, isa sa mga abono mga boss na inalagay nila bago siguro sila itinanim or bago sila magtanim. Bukas mga boss, no, babalikan ko tong lugar na to at ipapakita ko sa inyo yung pagtatanim nila mga boss. Kung nakita nyo doon sa unang video natin may mga machine na ginamit sila o siguro ganun sila ka-high-tech para magtanim ng mga gulay or ano mga prutas na tinanim nila dito mga boss, no. Ay hindi na sila, hindi na manual o tao ang pagtatanim mga boss kundi machine na ang nagtatanim. Yan ay papakita ko sa inyo mga boss sa susunod na araw at abangan nyo mga boss ang mga kaganapan or mga pangyayari yan dito sa Vietnam mga boss. Kaya maraming thank you at sa mga susunod nating vlog
abangan nyo mga boss. Maraming salamat. Yan, kita naman napakaganda ng sunset mga boss. Maraming salamat at